salatu wa salamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Propose natin, ituturo natin sa mga madrasa natin, pati yung mga contents, mga modo. So, ano bang ibig sabihin ng curriculum? Curriculum sa English, curriculum ay galing sa Latin word, no? Ang curriculum ay plural. Ang kanyang, ay singular. Ang kanyang plural, yama, ay curricula or curriculums. Ang ibig sabihin ito ay is a planned instructions or it is a planned interactions of pupils with instrumental with instructional content. Itong curriculum na tinatawag ay isang pinlano na pagkikipagdarastasan sa mga bata. Kakibat nito ang mga instructional content. Meron kang gamit na pamamaraan upang ipa-intindi mo sa kanila yung sinasabi mo. Materials or mga materials, no? Resources and processes for evaluating the attainment of educational objectives. Yung gamitin yung mga process na yun, mga pamamaraan na yun, mga gamit na yun, upang tingnan mo, evaluate mo, kung nakamit mo yung educational objectives, yung kailangan mo na abutin mo. Hindi ba gumawa kayo ng kahapon? No, gumawa kayo ng lesson plan. So, gagamit ka ng material upang makikita mo yung objective mo. Ha? Siguro, bago tayo doon, meron akong ipapakita sa inyo na sample ng maganda yung ginawa nyo, pero isang sample ito. Basahin lang nyo, bakit hindi? Bakit mas malaki yung English niya, kaya kan ano niya? Paano ba ito palagi? Ayun, hindi rin. Hindi rin lumaki, no? So yan. Ikaw na lang buwan siya. Ito yun. Halimbawa, ang itinuturo mo sa grade 1, akida, no? Ay gusto mong ipaalam sa bata kung ano ang paano niya magkilala ang Allah, ma'rifatullah, no? Ma'rifatullah. Yan, subject. Ay, sabay. Ipapakita ko lang sa'yo paano gagamitin, no? No. Sa Arabic, yan. Ito yung pikraama. Ito yung sinasabi nila na general objectives. Nag-stop pa yung ano. So, so kaya na tayo dyan. Dito na tayo sa ano. So ito yun. Hindi, pag nakaligay na doon, okay na siya. No? Huwag naman na tayo doon. Ayaw niya yun. Abo, magiging sir pa ngayon po. So yung ipapresent ko sa inyo ngayon ay... Bakit pa ito nagluluko mo? May virus. May virus. Walang virus yan. Nagluluko lang ang kwan. So yan ang ipapresent ko sa inyo. Mula kas, mawagayin ko tuwing makararal muktarahat. Lil madaris la arabiyat ilus buhiyya. Outline lang yan, outline, hindi ito yung ano, parang outline lang ng mga subjects ng mga kitab na dapat natin ituro. Yung purpose na ituturo natin doon sa mga weekly madaris, Arabic madaris, no? Kapag sinabi natin madaris, understood na yon na Arabic. So ito, sa grade 1, yung kanilang presentation nila, inuna nila yung kitab, halimbawa Quran, grade 1 hanggang grade 6. Dito naman, kasi ito, binasi ko ito doon sa presentation last year. Di ba, sino nag-attend ng ano, last year? Sino nag-attend ng conference nila sa Madaris last year? Ito yung pin-recent new stats na sa Cavite. So, doon ko ito binasi. Hindi ko ito ginawa. Ay, kinabi ko lang yung ginawa niya. Medyo may ginawa lang kong konting adjustments. So, dyan sa Quran, grade 1, ang Quran,
Anong ituturo natin sa bata? Fatiha, Suratul Nas hanggang Surat Quraysh. Pero dito, ipapamemorize natin sa bata yan. Grade 1 pa yan eh. Memorize lang. Hindi mo na tayo masyado nag-ano doon sa meaning. Memorize lang. So parang kang nagtuturo ng Tafsirul Quran diyan. Babasahin mo yung Fatiha, ipamemorize mo sa kanila. Tapos Suratul Nas hanggang Surat Quraysh. Doon sa hadis, meron mga hadis na dapat din ipamemorize sa kanila. Galing yan sa Arba'in an-Nawawi. Una yung inna wala malo biniyat. Manah dasabi amrina. Bunyal Islam wala hamsin. Manah itu kuman hufantahu. Da'amaya ribuk. Layu minuhayukum at saka mangkana yuk minubillah. Hanapin lang ninyo kasi hindi lang yan. Mahaba yan. Inna wala malo biniyat. O inna wali kulli muri'in manawa. Pamangkana tfiratu ilallah. Ipahiratu ilallah. Pamangkana tfiratu ilah imratin. O ilatunyan. O imratin ipipwa. Pahingratu nila mahangira ili. Yun ang anong hadis na yan. So yan yung ituturo natin sa bata. Yan yung gagawa natin ng lesson plan. Ha? Sa kreduhan pa lang yan. Sa tawhid naman, ang ituturo natin sa bata dyan ay mayagibu alal insani maalipato. Ano ba ang nararapat na malalaman ng tao na sino ang kanyang Diyos? Sino ang kanyang Nabi? Ano ang kanyang relihiyon at ano ang kanyang kitab. So mahaba yan. Man rabbuka, Rabbi Allah. Kay bata arifu rabbuka, arifuhu min khilalil mahlukat. No? Tatanong mo sa, tuturo mo sa bata, sinong Diyos mo? Sasabihin niya Allah. Ang Allah, paano mo malalaman na ang Allah ang Diyos? Kasi siya ang gumawa ng mga kalangitan. Langit, lupa, kung ano-anong bagay sa paligid natin, yun ang ginawa ng Allah. Kaya nalalaman natin na siyang Diyos dahil siya lamang ang kaya gumawa ng mga ganun. So ganun din yung manino, anong religion mo? Islam. I-explain mo sa kanya ang Islam, hindi mo na kailangan isulat. Kasi mga bata pa yan, ganun mo lang sa kanila, itanim mo lang sa kanilang puso. Sa fiqh naman, ito yung medyo na bago kasi dito, inuna niya dito pag abdas, grade 1. Tapos itunuro niya doon sa grade 2 yung mga, ganun din sa kanila, kung napansin yung kanila, yung mga nagyasat, yung mga marurumi, tinuro nila grade 5. Pero dito sa atin, ang ginawa ko, sa grade 1, ituturo natin sa mga bata yung ano ang klase ng mga tubig na pwedeng gamitin pag linis, pag abdas. As doon sa kanila, doon sa kurikulum ng DepEd, napapansin yung grade 5 nila yan itinuro. So nag-abdas ng bata, hindi niya alam na hindi pwede pag-abdas yun, saka pa niya malalaman doon siya sa grade 5. So dito, inunan natin kung ano ang mga tubig na pwedeng gamitin sa pagtahara, pag-abdas. Ilan ba ang tubig na alam niyo na pwedeng gamitin? Ha? Mga stats? Anim. Ha? Anim. Anim or? Pito. 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 Ano ang umiyaki sa paa? Ano? Pito. Nandiyan yung mga ulayin, mga ulbat, mga ulbir, mga baul paharang, mga ulmatar, mga ganun, mga ulsalit. Mga ulsalit na hindi yung, ano, hindi, mga ulsalit na yung nag-aayos na lugar. So, aksang umiyaki yun. Then, aksang umiyaki, ilan ang klase ng tubig? Apat. Ha? Apat. Tatlo yata. Tahirun. Kasi tahirun. Mutahirun. Tahirun gena mutahirun. Tahirun yung namsihid. Tahirun gena mutahirun. Mutahajis at saka yung tahirun gena mutahirun. Tahirun mutahirun yung nirihi o tahirun yung namsi. Wala yung tahirun kay Ruhu. Yun. Tubig na malinis, kaya pang linisin ng iba. Meron namang tubig na malinis pero hindi niya kaya linisin ng iba. Halimbawa yung iniinom juice, no? Juice, malinis yan pero natin pwede gamitin ng pag-abdas. So yan. Nagsamol biya. Then, saka tayo nag-abdas ngayon. Nalaman ng mga bata yun, tapos tuturo natin sila mag-abdas. Paano ba ang pag-abdas? Dito, aluto, definition ng abdas. Si Patululu, paano mag-abdas? At tayamong, definition ng tayamong, asbabu, wasuruto, ano bang mga dahilan at ano ang mga conditions ng tayamong, bakit tayo nagtatayamong? So yan. Then, panglimang subject natin, ito mga ano ito, 40 minutes yan, ha, per subject. 40 minutes,
Hindi yung 40 minutes na pagkasulat mo, magantay ng 40 minutes, tapos na. 40 minutes, pagkasulat mo hanggang sa pag-explain mo. Tapos, 3 times a week, pero hindi kaya yan. Kasi kung 40 minutes yan, tatlo, ilang oras na yun? So, maraming subject na ituturo natin sa mga bata, dalawang araw lang araw natin. Kaya titingnan natin yan. Panalipa yung sira doon na bawiya, yung sira ng Napino, dito, tinuturo natin ang kanyang nasab, ang kanyang genealogy, ang kanyang sino ba ang tatay niya, sino ang nanay niya, sino ang lolo niya, ano ang kanyang pinanggalingan doon. Then, pagkatapos noon, si Juwayo Abdullabi Amin at Yohamliha, pag-asawa ng tatay niya sa kay Amina na kanyang nanay at sa kapano siya pinagpupuntis ni Amina. Then, maulituhu at uhurunurihi yung panganganak sa kanya ng kanyang nanay at saka yung pagkakita ni Amina ng light, north. Then, radaatuhu at kasadrihi saan siya pinapasuso at saka paano binyag itong mga malaiga ang kanyang dibdib. Then, opato umihi pagkamatay ng kanyang ina. Doon sa kanila, ang nilagay niya doon yung the first visit to Medina, doon namatay ang kanyang nanay. Pumunta siya ng Medina, pumunta sa mga kamag-anak niya doon sa tatay niya. Pag-uwi niya, nagkasakit ang kanyang ina, tapos namatay sa daan. So, dito sa Hisab, sa grade 1, ang ituturo natin sa mga grade 1, ito yung sinulat ng New Stats, tuturuan nila natin sila ng pagsulat at pagbasa ng mga numerong Arabo from 1 to 100. Pero, 1 to 1,000, no? Itong, para sa kaalaman natin, itong number na ito na ganito at saka ito, hindi ito yung Arabic number. Ito ay Indian number. Ang Arabic number is 1, 2, 3, 4, 5, 6, yung ginamit ng English. Kasi walang number ang English. Mangagaw kasi ang English. Wala siya ng number. At pag tinanong ng Arabic, pag sinabi mong Arabic number, susulat sa 1, 2, 3. Yung English. Ito, Indian number ito. Ito ang ginamit ng mga Arabo. Then, yun ang ituturo natin sa kanila, paano basahin, paano sabihin na Wahid, Isnen, Talasa, Arba, Khamsa. So, doon makagamit yung, doon ka makagamit ng, yung kanina, ay yung sinabi natin na mga teaching, ano, teaching materials. Kukuha ka ng isa, ano ito, Wahid, dalawa, Isnen, mga ganun, no? Then, talimuhong kawahid ang jamay, wadarah, wadis, wadar. Tuturuan mo rin sila ng fundamentals, foundation ng pag-add, pag-minus, pag-divide, at saka pag-ver, yung multiple. Pero hindi compound yan. Halimbawa, 1 plus 1 magiging 2. No? Dalawa. Then, dalawa bawasan ng isa, matitira isa. Yung tatlong manana, hati-hati ng tatlong tao rin tag-isa sa kanila, tag-ilan sa kanila, isa rin. Meron kang isang saging, tapos, ano mo sa tatlo? Ilan ang mangyari? Magiging tatlo rin, di ba? Kung i-multiply mo sila, kung multiply sa Tagalog. Ha? Pagpaparami? Oo. So, pang-pito na subject natin dito ay kiraa. Dito, kiraat buhib di mufradatil kalimatil arabiya ang aray ismin insan asmail adawatil manjiriya wal malamis madaamat ang bisuan. Ang ituturo natin sa kanila di kanya dito, paano babasahin, i-memorize, sandali, lumaktaw. Basahin at i-memorize ang mga mufradat, yung vocabulary ng mga words na Arabic patungkol sa mga laingkisam, yung body, ano, parts of body. Halimbawa, ito, ujonon. So, ujonon, ujonon, i-memorize nila. Ginanyan mo nila ang tayo mo, ano ito? Sabihin na nila, ujonon. Ginanyan mo mata mo, sabihin nila, ayinon. Ha? Mga ganon. At saka yung mga gamit pang bahay, mga damit, at saka mudaamat na biswar, supported by pictures. Pakitain natin sila ng mga picture. Picture ng kaldero, halimbawa, ano ito sa Arabic, sabihin nila. Different turo na sa kanila yon. So, pangwalo ay ulumusihah. Health.
Ito yung health and science. So ang ano dito is ahamyan tulay na yan tinatapotergisam. Totoo ang bata kung paano niya linisin ang kanyang katawan. Ha? Dito yung mga babae, titingnan yung mga ustasya ng mga babae, titingnan yung kukunong bata. Pag mahaba na sabi niya, kuwate na niya katar at i-ano natin, tanggalan kita ng kukos. Mga ganyan. Kaya hindi pwede sa isang ustas na hindi ka aya-ayang tingnan. Dahil yung nangyayari ng ganyan mga estudyante, di ba? So, kaya kailangan maano rin siya. Kaya malinis siya. At least malinis. Hindi siya yung laging naninigarilyo tapos nahihilo yung mga nahihilo yung mga estudyante niya, mga tinuturuan niya dahil sa usok ng sigarilyo. So, yan yung ano natin sa grade 1. So, nagkalagay diyan, puro tatlong beses na daan sa isang linggo. So, tingin ko, hindi ka kasya yan. Hindi natin kaya yan tatlong beses sa Quran sa isang linggo kasi maubos niya. Ilang oras lang ang itinuturo natin sa isang linggo, dalawang araw, at pagpulagin natin 8 hours a day, so 16 hours lang. So, ilang oras yan lahat kung i-ano mo. Kung i-tututal natin yan. So, ito yung ano, suggested na ano sa grade 1. So, inulit ko sa inyo, hindi ito curriculum. Dahil kung gagawa tayo ng curriculum, kakayain natin yung kanilang pinresent. Di ba, maganda nung pagpapresent nila, ano ang matutunan ng bata, halimbawa sa Quran. Dito sa Quran, ano ang matutunan ng bata dyan pagkatapos. Dito, hindi na nag-discuss. Pero, kasi yan ang ginawa nila last year, ito yung in-approve nila ng curriculum, sabi nila, ito rin ang ginaya ko. Akalan ano. Okay, so walang question dito sa grade 1? Yan ang grade 1. Sa grade 2, Quran sa grade 2, ganun din, magsisimula siya sa Suratul Fil, matatapos sa Suratul Alaq. Memorization yan. Ha? Kasi ang batang grade 2, hindi pa gano'n nagkakaintindihan. Paano mo lang siya, alalay lang, hindi gano'n sila, ano, ang importante niyan, memorize nila. Anong inano natin doon, kahit magsambayan sila, gano'n silang memorado, kahit walang imam, kaya nila magsambayan. Doon sa hadith naman, ano naman ito, ito naman yung nakasulat doon, doon ni kukunin sa Arba'in an-Nawawi, from hadith 8 hanggang Hadith 18, ibig sabihin, 10 hadith ang i-memorize niya. So doon sa Arba'in an-Nawawi, ano bang, ano na yan? Maria, kasi meron akong tinatago na hadith dito. So yan, ito yung kung na kailangan ano yan, no, hanapin pa. From Hadith 8 to Hadith 18. So Hadith 8, 1, 2, 3. Ano bang Hadith? So magsisimula yan doon sa Hadith na Adino Nasiha. Ha? Yun ang mga naman yan. Importante, pag inanong natin yan, kaya yung sabi ko na, ipulundan ko sa inyo yung ano, kasi hanapin ko yung mga hadith na yan, tapos i-compile ko lang, at least meron tayong guidelines na sinusunod. Kasi doon sa hadith al-Arba'in an-Nawawi, merong number yon, hadith al-awwal hanggang hadith al-Arba'in. Tapos sa tawhid, ang ituturo sa bata, sa grade 2, al-masail al-arba'a, al-latiyan ibulal yan sa anim, ta'along mo ha. Yung apat na mga mas'ala na kailangan pag kailangan ituro ng bata, ano yon? Al-ilm, al-amal bihi, wad-da'watu ilayhi, wad-da'watu ilayhi, wasabru ala zafi. Yun yung arba masail. Then, al-ilm qabla al-amal, qabla al-qawli wal-amal. Ang ilm ay mauna, bago ka magsalita at maggawa, kailangan alam mo yung sinasabi mo, alam mo rin ang ginagawa mo. Then, al-hunayfiyatu samha millata Ibrahim. Then, al-ibada. Pero ang nagito ay yung mga papapa lang na definition. Hindi natin kunin dito yung kukuha ka ng Fathul Majid na Tawhid, o di kaya
Alam din ang tahawi at tapos yun ang ituro ni Sekreto. Kasi hindi nila maintindihan. Title lang yan, pero maano lang, mapapalang ang pagtuturo sa kanila. Dito sa ano, dito sa Pekhisanda, kasi ano tayo doon sa taya mo kanina, no? Surot ang taya mo. So continuation, tuturo natin sa bata yung farayad ng taya mo, mabuti na ang tuho, wag kay piya tuho. Then, ang nagyasat, kung ano ay ha. Dapat dito sa nagyasat, doon ba yung sumunod sa ano ang miya, no? Kay piya tutat hirin nagyasat, paano linilinis ang mga marurumi? Then, al-gusal mo, iba ang tuho wa para ito, yung pagligo, hindi ito yung paliligo na normal, no? Pagligo ng galing sa junub, o galing sa haid, o di kaya galing sa nifas. Kasi iba yung gusal at saka yung pangliligo na ganyan, pangliligo galing sa janaba at saka galing sa haid, gusal ang tawag doon. Yung pangliligo natin na wala tayong ano, walang kaagibantano ay istihma. Ha? Kaya yung ano, minsan pag mga Arabo sabihin, maraming ano, ay nakunta, sabihin ng ano, irritasal. Kaya tatawa sila, sabi nga bakit sa ganitong oras na ganun ka, naliligod ka. Kasi pag sinabi mong gusal, ibig sabihin, meron kang ginawa o may nangyari sa'yo. Pero pag sinabi mong istihmam, kung lang yun, linilinis mo lang katawan mo. Yun. So tapos al-hayid, tuturo natin sa mga bata yung hayid, yung nifas at saka istihaba. Ayan yung mga hindi na lang inanodian, hindi na lang sakali din yung al-janaba, no? Kasi hindi pa siguro pwede sa Grito na wala man yung janaba, no? So, sira nag-continue na lang yan. Dugtong-dugtong na lang sila. Dito, after namatay si nanay niya, inalagaan siya ng kanyang lolo hanggang sa pagkamatay ng